ano, 29. 29. Yung magta 30 weeks na tayo na sinusustain ng Panginoon. Ako po ay malungkot at masaya. At the same time, una malungkot sapagkat hindi kami nakadalo kasama ninyo sa panambahan. Hindi ko personal na narinig ang preaching ng ating mga deacons. At the same time, nalulungkot. Nagagalak din naman kasi naging bahagi din kami ng family camp doon po sa ARBC. Napakalaking encouragement po sa amin na makita ang kilos ng Diyos sa buhay ng mga kapatid natin sapagkat sila ay patuloy na nililingap ng Diyos at nagpo-project na namin, no, kung saan ang tutunguhin natin kung tayo lang ay patuloy na magtatapat at magiging masipag sa pagtupad ng mandato ng ating iglesia. Panalangin po natin na sa susunod na taon ay makasama tayo sa joint family camp. God willing na magkasama-sama tayo muli ng ARBC at pinararating po nila ang kanilang pagbati at ang mainit na pag-ibig din sa ating, sa inyong lahat bilang isang iglesia. Napakabuti ng Diyos na naranasan namin yon at kami po ay nakapag-ministeryo din at na-ministeryo din po kami. Ngayon po sa ating pong pag-aaral ngayong hapon, salamat sa Diyos dahil ito po ay patuloy na pag-aaral sa pagkilala natin kung sino si Kristo Jesus. Ang tema po nito ay nahango po sa systematic theology pa rin po at isa po itong pag-aaral naman ng unipersonality of Jesus Christ. Pag sinabi nating unipersonality, ito po ay ang pagiging isang personalidad na mayroong dalawang kalikasan kay Kristo Jesus. Titingnan natin kung anong sinasabi dito ng salita ng Diyos. Kaya po inanyayahan ko po ang lahat na tumayo at tayo pong magbabasa ng ating haliging salita sa aklat ng Filipos, chapter 2, verse 1 to 11. Filipos 2:1 hanggang 11 or Philippians chapter 2 verses 1 to 11. Hayaan niyo pong basahin ko to ng may malakas. Ito ang salita ng Diyos. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan na pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandang loob at malasakit para sa isa, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesu-Kristo ay Panginoon sa ikalulwahati ng Diyos Ama. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Kayo po yung makakaupo. Ang title po ng aking preaching ngayong hapong ito ay Kristo Jesus, isang persona, dalawang kalikasan, iisang tagapagligtas. The unipersonality of Christ is a very controversial topic dahil may mga false teaching na nagtuturo na si Jesu-Kristo ay tao lamang o kaya naman siya ay Diyos lamang at hindi siya totoong tao. Hindi siya nagkatawang tao, isa lamang siyang espiritu na nag-anyong tao at hindi siya totoong tao talaga. Sa mga ganong klaseng katuruan, makita natin na merong nagbabadyang danger o ano ba yung danger sa Tagalog? Panganib. Napaka mapanganib sapagkat kung ikaw ay kumikilala sa isang Hesukristo na hindi tinuturo ng salita ng Diyos, hindi tinuturo ng Biblia, ikaw ay naniniwala o nananampalataya ng walang silbi. Kahit naniniwala ka pa sa salitang Jesus, o sa pangalang Jesus. Pero kung yung Jesus na yan
ay hindi yung Hesukristo na tinuturo ng salita ng Diyos ang iyong pananampalataya ay huwad at hindi ito nakapagliligtas. Sapagkat ang Hesukristo na hindi pinaliliwanag at pinakikilala ng Biblia ay hindi totoong Hesukristo. Kaya po ngayon, nais ko simulan ang aking mensahe sa isang tanaw sa pangyayari sa Pilipos kung sa pagkakasulat po ito ni Pablo sa mga mananampalataya sa mga taga-Pilipos. Ito po ay sinulat ni Pablo sa, nung siya ay nasa loob ng piitan. Siya ay nakakulong na at sa kanyang pagsusulat po nito, nais niya pong ipaalam na si Epaphroditus, yung kanila pong minamahal na kasamahan, ay nakabawi na ng kanyang health o gumaling na sa kanyang pagkakasakit. Pangalawa, ay para sila'y patatagin at palakasin sa kanilang pananampalataya. At ikatlo, para siguraduhin na maipakita sa kanila na kahit siya'y nakapiit, siya ay hindi namumuhay bilang isang nakapiit, kundi malaya siyang nagagalak at maganda ang kanyang kinalalagyan, sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. At pasalamatan din sila ang mga taga-Pilipos sa kanilang patuloy na suporta. Nais ko rin ipakita sa inyo na ito ay sinulat ni Pablo para ipakita kung papaano ang isang mananampalataya ay lumalago sa kanyang pananampalataya. At sa kanyang paglago sa pananampalataya, ito ay hindi nananatiling kulang sa kaalaman kung sino ang kanyang sinasambang Diyos. So, sa pagsusulat ni Apostol Pablo, mas pinakikilala niya si Hesukristo at kung ano ang ginawa ni Hesukristo na pagliligtas sa mga mananampalataya at kung ano dapat ang maging response ng mananampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus. Kaya nga po sa binasa natin sa unang talata, sabi po, kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pagkikisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Yung mga bagay na binanggit ni Pablo na yun na kinalalagyan ng mga mananampalataya, ang responsable po sa pagkakataong yun ay ang ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo at ang naging pinakaugat po nun ay ang biyaya ng Diyos. It is by the grace of God kung bakit si Kristo Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa isang makasalanang gaya natin na wala tayong kasiglahan. Nung tayo wala kay Kristo, wala tayong kaaliwan ng pag-ibig nung wala tayo kay Kristo Jesus. Wala tayong pakikiisa sa Espiritu Santo nung tayo wala sa Panginoong Kristo. At wala tayong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. So in flip side, yung verse 1 hanggang yung buong verse 1 po, pinakikita na kung anong naganap sa isang mananampalataya na kay Hesukristo na pinakikilala niya. At para mas malubos ang kanyang kagalakan, sinabi po niya dito, lubisin niyo ang aking kagalakan sa pagkakaroon ng isang kaisipan. One mind, pangalawa ay pagkakaisa sa isang pag-ibig, one love, at sumunod po ay magkaisa sa puso't diwa, one heart. Ito po mga bagay na ito ay makikita natin, pinakikita ni Apostol Pablo na laging may pagkakaisa, may pagsasama-sama, merong pagbubuklod ng mga konsepto, ng mga salita na ginamit niya na totoo sa isang Kristiyano. Ang susi po dito sa verse 3, sabi, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Napakadaling magyabang, napakadaling magmalaki sapagkat yun po ay napakalaking temptasyon sa ating mga tao. Kahit ikay mananampalataya, nandyan na yung minomortify mo, nilalabanan mo, pinapatay mo yung kasalanan ng pagiging sakim, pagiging maingitin, pagiging makasarili. At dahil dyan, pinapaalala ito ni Apostol Pablo, kung may titigdan tayong pinakamabuting ehemplo, ay yun ay si Hesukristo.
Ang gusto lamang ipakita ni Apostol Pablo ay yung pagpapakumbaba ni Kristo Jesus na nagbunga ng kaligtasan ng sangkatauhan. Humility. Pagpapakumbaba. Ang bunga, reconciliation. Adoption into sonship. Bakit ganoon ang nangyari? Along the way, pinakita ng Apostol Pablo, at yan ang pag-aaralan natin ngayon, kung paano natin kikilalanin si Kristo Jesus, na kung titignan natin, wow, nagpapako siya sa krus ng Kalbaryo, I'm special. Kasi namatay siya para sa akin. Hindi pala. Ang kadahilanan bakit siya nagpakumbaba at nagpakababa bilang isang alipin, binanggit sa binasa natin kanina, ay hindi dahil special lang tayo. Hindi, nandun na tayo. Sige na, special ka na sa Panginoon. Nandun naman na. Minahal ka ng Diyos. Pero hindi nang pinakadahilan kung ba't siya nagpakatao. Nagpakatao siya dahil nahabag siya sa iyo. Nahabag siya sa atin. Dahil kung hindi siya nagpakumbaba bilang tao, hindi tayo maliligtas. Sapagkat ang kailangang magbayad ay isang tao na walang kasalanan. Kung paano isang tao ang sa katauhan ni Adan, ang dahilan kung bakit tayo bumagsak sa kasalanan, sa isang tao na walang bahid, dungis at kasalanan kay Kristo Jesus, tayo ay nangaligtas. Isa-isahin po natin ito. Sa isang article po na binasa ko sa Wikipedia, ang sabi po dito, non-binary and genderqueer are umbrella terms for gender identities that are not solely male or female, identities outside the gender binary. Non-binary identities fall under the transgender umbrella, since non-binary people typically identify with a gender that is different from their assigned sex, though some non-binary people do not consider themselves transgender. This statement is the very definition of stupidity. Pag gusto mong malaman kung ano ang kamangmangan, ang kahangalan, look for the term transgender. Why? Ang transgenderism ay isang issue na bumababoy sa ating lipunan ngayon. Ginagawa tayong mga mangmang, gumugulo sa ating lipunan. Ang paniniwala na ikaw ay isang lalaki na may pusong babae at karapat-dapat kang tawagin ng lahat kung ano ang gusto mong maging ayon sa iyong pakiramdam. Yung iba naman ay kabaliktaran, babae, pusong lalaki. Ito ang ang pagiging walang kasarian o yung gender neutral o neuter. Ang alam ko lang sa pag-aaral ko dati, yung walang kasarian, bagay. No? Non-binary. Isa ito konsepto na hindi maaring tumayo sa lipunang nag-iisip at naniniwala sa katotohanan. I'm sorry kung may makakarinig dito masasaktan, but not sorry for telling the truth. Na transgenderism is a stupid idea and at worst it is demonic. Hindi natin pwedeng ipilit yung nararamdaman natin sa ibang tao at sabihin natin, tawagin mo akong babae kasi pakiramdam ko babae ako. Idadamay natin sila sa ating kabaliwan, sa ating kalokohan. Ito ay hindi tatayo. Hindi ito makakapag-survive sa isang lipunang nag-iisip. Nakakalungkot, ang isa sa pinaka-advanced daw na society sa balat ng lupa, ang United States of America, ay napaka-open. They're open-minded and their mind were so open that their brains fell out. Nahulog na ang kanilang mga utak. Bakit? Tinatanggap nila itong konsepto nito, karamihan sa mga liberal ngayon sa United States. They accept this transgender liberal idea na pwedeng maging fluid ang kasarian. Na pwede kang maging kahit sino. Ito ay ugat ng kasalanan at kasamaan ng tao. Nagnanais na maging Diyos ang kanilang sarili. At nagnanais siyang kontrolin ang mga bagay na wala siyang kapangyarihan. Yun ang pinakaugat na mga konseptong ito. Man wants to play God. Nais natin maging Diyos. Hindi pwedeng idikta ng Diyos kung ano ang gusto ko. Ako ang magiging Diyos sa aking sariling buhay.
Ako ang masusunod. Pag sinabi ko, yun ang masusunod. Therefore, I am God. Ganon ang pinakaugat ng ganitong mga konsepto. Anong kinalaman ito sa ating pinag-aaralan ngayon? The unipersonality of Jesus Christ. Ang unipersonality ni Jesucristo, ang pagiging Diyos at tao ni Jesucristo sa isang persona ay direktang ginagaya ng mga transgender at liberal activists na personalidad. Hindi man sila aware. Hindi man sila aware sa doctrine of unipersonality of Christ, hindi man sila aware doon. Pero hindi nila nakikita na yun mismo ang konseptong inaatake nila. Sapagkat, ang Diyos lamang ang makakagawa ng himalang ito. Lahat ng mga pagtatangka na gayahin ng kapangyarihan at otoridad ng Diyos ay pawang kahangalan. Gusto ng tao maging kagaya ng Diyos. Gusto niya na siyang magdikta ng kanyang kasarian, eh hindi pa pwede. Ginawa ng Diyos ang lalaki bilang lalaki at ang lalaki para sa babae and vice versa. Ginawa ng Diyos ang babae bilang babae para sa lalaki at wala nang iba. Ngunit ito'y patuloy na winawasak at binababoy sa pagre-rebelde ng tao. At ito'y malaking kasalanan ng pagmamalaki. Kaya napaka-importante na tinuturing Apostol Pablo yung konsepto ng pagpapakumbaba, pagpaparaya. Sapagkat si Jesucristo sa kanyang pagiging Diyos at tao sa isang persona, nagpakumbaba siya. Pinakita niya ang kanyang kababaang loob at nagtulak ito ng ating kaligtasan. Kaya ngayong hapon, ang mensahe ko po ay ang biblikal na Jesucristo ay Diyos at tao sa isang persona. Si Kristo Jesus ay may kalikasan bilang Diyos at bilang tao sa kanyang persona. Ano mang Jesucristo na hindi biblikal ay hindi kayang magligtas. Ano man ang konsepto na ilalagay natin sa pagkatao sa persona ni Kristo Jesus na hindi ayon sa salita ng Diyos, kung kulang ito o sumobra man, hindi iyon nagliligtas na Jesucristo. Kaya sa unang punto po natin, si Jesucristo ay nagpakumbaba at ito'y napaka makapangyarihan na punto. Sapagkat kung hindi nagpakumbaba ang Panginoong Diyos, hindi ko alam kung saan tayo dadamputin. Sabi po ni Jonathan Edwards, "He who assumed their nature is a divine person, so that strictly and properly speaking, it is a divine person that has suffered." Kung sino man ang kumuha ng kalikasan ng pagkatao, ay isang Diyos. Hindi ka pwedeng maging tao, magkatawang tao kung wala kang dating pinanggagalingan na persona o na kalikasan. At dito, pinakita sa sinabi ng Apostol Pablo na si Jesucristo ay nagpakumbaba. He humbled himself. Kaya makikita po natin ang pagpapakumbaba ni Kristo Jesus ay hindi pagtigil sa kanyang pagiging Diyos. Hindi binanggit ni Apostol Pablo na nung si Kristo Jesus ay nagkatawang tao, eh hindi na siya Diyos. Wala pong makita tayo sa salita ng Diyos. Ang sinabi po doon, basahin natin muli ang talatang binasa natin kanina. In verse 3, "Huwag kayong gumawa ng ayumang dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, iturin ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili." Ano sinasabi ni Pablo dito? Hindi sinasabi na wag tanggalin mo yung pagkatao mo, magpakumbaba ka at magpakahayop ka. Hindi. Magpakabasahan ka, hindi. Ang sinasabi niya, wag mong tratuhin ang sarili mo na mas mahalaga sa iba. At anong example niya? Anong halimbawang pinakita niya? Hindi siya kumuha ng ano pa mang halimbawa. On the spot, ginamit niya ang example, ang ehemplo ni Kristo Jesus. Kaya ang sabi niya, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. The mind of Christ. And what is the mind of Christ? This is the mind of Christ. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Hindi ko alam kung ano pang hindi malinaw. Para taglayin mo ang kalikasan ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Kung taglay mo ang kalikasan ng tao, ikaw ay tao. Kung taglay mo ang kalikasan ng Diyos, ikaw ay Diyos.
Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa madaling salita, siya'y nagpakumbaba. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Nagpakumbaba siya. Bilang Diyos, hindi niya kinuha yon, nagpakumbaba siya. At yun yung example na sinasabi niya sa mga tao. Kung kayo ay boss sa inyong mga kumpanya, huwag mong tratuhing boss ka. Pagpakumbaba ka na parang empleyado. Ganun po ang sinasabi, example na ginawa ni Kristo. At ito'y pagkukusa ni Kristo Jesus. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Nakita natin, no? Diyos, nagkatawang tao, hindi sinabing tinanggal ang kanyang pagka-Diyos, hindi sinabing hindi na siya Diyos, kundi isinantabi niya ang kanyang pagkakapantay sa Diyos. Verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikalulhati ng Diyos Ama. Wala akong makita ni isa man na nagsabi na si Kristo Jesus ay hindi Diyos. Kaya sa subpoint, may kita po natin dito sa aking unang punto. Kung paano ang pagpapakumbaba ni Kristo Jesus ay hindi pagtigil sa kanyang pagiging Diyos, ang pagpapakumbaba ni Kristo Jesus ay pagpapakita ng pagpapasakop niya sa Diyos Ama. Ang pagpapakumbaba niya ay pagpapasakop sa Diyos Ama. Hindi ito pagtanggal ng kanyang pagiging Diyos. At ang kalooban ng Diyos Ama na siya'y isugo bilang tao. In John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak. Ang Diyos Ama binigay ang kanyang bugtong na anak. Kung ang Diyos Ama ay Diyos, ano ang anak? Napakasimpleng bagay. Pero bakit hindi natin ito lubusang naintindihan? Dahil may kayabangan ang tao. Sa ating pagmamalaki, hindi natin kaya magpakumbaba sa kapatid natin. Nagkakasala tayo at inuuna natin na mas maging prominente ang ating mga sarili. Kaya sa pagpapakumbaba ng Diyos, dapat natin tandaan, ang pagpapakumbaba ni Jesucristo ay hindi pagtatanggal ng kanyang pagka-Diyos, ngunit pagdagdag ng kanyang pagkatao. He took the form of man. He took on flesh. He was born of a virgin. Pinanganak siya bilang sanggol. Ulitin ko, hindi ito pagtatanggal ng kanyang pagka-Diyos, ngunit pagdagdag ng pagkatao. Sa ikalawang punto, ang Panginoong Jesucristo ay itinaas ng Diyos Ama. Bakit siya itinaas? Walang bababa, ay walang itataas kung walang nagpakumbaba. Kaya siya tinawag na Diyos na nagpakaalipin kasi nagpakumbaba siya. Naghugas siya ng paa ng disipulo. Hinugasan niya. Nagpakain siya. Ganun siya nagpakumbaba. At higit sa lahat, nagpakumbaba siya sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ang pagtataas ng Ama, Diyos Ama kay Jesucristo ay pagpapakita ng pagiging Diyos ng anak ng tao. Ulitin ko po, ang pagtataas ng Diyos Ama kay Jesucristo ay pagpapakita ng pagiging Diyos ng anak ng tao. Sabi po si Isaiah 48:11, hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian sa iba. Ang Diyos ang nagsalita. 42:8 ng Isaiah, hindi ko ibibigay ang kaluwalhatian ko sa iba. Awit 115 verse 1, huwag sa amin, Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan, bigay mo ang kaluwalhatian dahil sa iyong katapatan at pag-ibig. Isaiah 26:4, magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman sapagkat sa Panginoong Diyos walang hanggang kalasag. Exodus 20 verse 3, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Itong mga bersikulong itong ginamit natin ay patunay lamang na ang Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Hindi niya i-share yung glory niya kahit kanino.
Hindi niya ibibigay ito sa isang tao lamang. At i-exalt niya bilang tao. Kung sasabihin natin na si Jesucristo ay anak ng Diyos pero siya ay tao at inangat, siya ay isang idolo lamang. Siya ay isang imahe lamang ng isang Diyos. Ngunit hindi siya tunay na Diyos. Pero napakaganda ng sinabi ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay nagpakumbaba. Uulitin ko po. Basahin ko muli. Kahit sa verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Itong pagpapakita na si Jesucristo ay dati ng Diyos bago pa siya magkatawang tao. Kaya anong siya'y inangat, siya'y tinaas ng Diyos Ama, hindi siner ng Diyos Ama ang kalwalhatian sa kahit kanino man. Sapagkat si ang Diyos Anak ay parte ng Trinidad na Diyos. Isang Diyos sa tatlong persona, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisang Diyos. So, I can't wrap my head. Hindi ko malubusang maintindihan o mayakap ang punto ng Trinidad na papano ang Ama ay Diyos, ang Anak ang Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos at sila'y iisang Diyos lamang. It is not logical. Kapatid, salamat at hindi mo naintindihan at hindi ko rin lubusang maipaliliwanag. Sapagkat kung minsan maipaliwanag ko ito ng malinaw na malinaw at maintindihan mo ito ng buong buo, isa lang ibig sabihin, hindi na Diyos ang Diyos. Kung kayang ipaliwanag ng isang nilalang ang naglalang sa kanyang kabuuan, hindi na siya Diyos. Wala nang himala. Pero salamat na lang sa Diyos na may mga bagay na nalilihim sa atin at hindi natin maintindihan. Hindi dahil madamot ang Diyos, hindi dahil ginagawa niya tayong mangmang, ngunit yun ay parte ng kanyang biyaya. Ang para sa tao, nakapahayagan ay binigay sa tao. Ngunit ang mga bagay na nilihim ay para sa Diyos at ito ay para sa ating ikabubuti. Kaya po, ang pagtataas ng Diyos Ama kay Jesucristo ay pagpapatunay na ganap niya ang pagliligtas sa kanyang mga hinirang. Sa aklat po ng Juan 12:32, at kapag ako'y nilagay sa itaas mula sa lupa, aking dadalhin ang lahat ng mga tao sa akin. And if I am lifted up above all men, I will draw all men unto me. Nung si Kristo Jesus ay inangat ng Diyos, lahat ng tao na mananampalataya sa Kanya ay nangaligtas at patuloy na maliligtas at nililigtas ng Panginoong Jesucristo. Ito'y gawa ng Diyos. Una, paano natin nakita na sa pag-angat ng Diyos Ama kay Jesucristo bilang pangalan, pinakamataas sa lahat ng pangalan na lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi ay magsasabi na siya ay Panginoon? Katunayan na siya ay Diyos? Kasi hindi papayag ang Diyos na lumuhod ka sa kahit kanino man. Hindi pwedeng may mas mataas pang pangalan sa Kanya. Hindi pa pwedeng merong makakapantay siya. Napakaganda na maintindihan natin ang konseptong ito. Sapagkat kung hindi nagpakumbaba ang Diyos Anak, wala tayong pag-asang maligtas. Wala kang pag-asa. Sapagkat ang kamatayan, nakabayaran ng kasalanan ay dapat pagbayaran ng isang taong walang kasalanan. At salamat na lang na si Kristo Jesus ay nagpakumbaba bilang isang tao na walang bahid, dungis at kasalanan at binayaran niya ang iyong kasalanan, ang aking kasalanan at lahat ng kasalanan ng mga nananampalataya sa Kanya. Sa akin pong pagtatapos, Jesucristo ay totoong Diyos at totoong tao. Buong Diyos at buong tao. Walang kontradiksyon sa kanyang persona na magsama ang dalawang kalikasan. Ito ay hibala ng mga himala na Diyos lamang ang makagagawa. Kung tatanong mo sa akin, paano nangyari yun, Pastor? How can that happen? How can the hypostatic union happen in the person of Christ? Paano magsasama ang dalawang kalikasan? Diyos at tao sa isang persona? Paano mangyari ito? Hindi ko alam paano nangyari.
Pero isa lang alam ko, iyon ang tinuturo ng salita ng Diyos. Na si Kristo ay Diyos, nagkatawang tao, namatay para sa kasalanan ng mga nananampalataya sa Kanya, at dahil doon, tayo ay naligtas. Kaya po, ang paalala ng Apostol Pablo, magpakumbaba kayo sa isa't isa. Magpasakop kayo sa isa't isa. Huwag niyong tratuhin na mas mataas ang sarili niyo kaysa sa iba. Gayahin niyo ang kaisipan ni Kristo. Kung meron mang may karapatan, magmalaki si Kristo Jesus. Ngunit hindi siya nagmalaki. Siya'y nagpakumbaba. Siya'y nakipagkaibigan sa atin. Siya'y nagpakain. Siya'y namatay para sa ating kasalanan. May ilang mga statement na nais akong basahin galing sa mga forefathers natin, mga theologians. John Owen says, Christ, as the Son of God incarnate, is but one person, and as such, both to be worshipped and trusted in by us. Another, by Jonathan Edwards, binasa natin kanina, we who assumed our nature is a divine person, so that strictly and properly speaking, it is divine person that has suffered. Ang namatay sa krus ng Kalbaryo ay Diyos na nagkatawang tao. Ang Diyos ay yung kanyang deity ay hindi kailanman mamamatay, pero ang kanyang katawang lupa ay namatay. How did that happen? It's the miracle of all miracles. Charles Hodge, the human and the divine are distinct, but they are not separate in Christ. He is one person, not two, and yet he has two distinct natures. B.B. Warfield said, the natures, while distinct, belong not to distinct persons, but to one and the same person. In this one person, therefore, two natures are everlastingly conjoined. Louis Berkhof, by assuming human nature, Christ did not become a dual personality, but remained one person. Has been consistent with these thinkers and theologians. And the Lord, in His grace and His mercy, pinahintulutan niya na makarating sa atin ang katuroang ito. Bilang hamon, ikaw ba ay totoong nananampalataya sa biblikal na Hesukristo? Ikaw ba ay nagpapakumbaba at nagpapasakop sa Diyos? At sa tao, sa isang persona ni Hesukristo? Para sa mga mananampalataya, ikaw ay niligtas ng Diyos na nagkatawang tao. Magalak ka dahil sa pagiging tao ni Kristo, ikaw ay inabot, naabot at inaabot niya. Magalak ka dahil sa pagiging tao ni Hesukristo, nalaman niya ang iyong nadarama. Magalak ka dahil sa pagiging Diyos ni Hesukristo, wala nang makakaagaw sa iyo sa kamay niya. Para sa hindi mananampalataya, ang hindi mong pagkilala kay Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ay pagrebelde sa Kanya. Kung hindi ka nananampalataya na si Kristo Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, hindi ka maliligtas. Si Kristo Jesus lamang ang kayang magtubos ng iyong buhay upang maligtas ka sa kaparusahan ng Diyos. Magtiwala ka sa natapos na gawa ni Kristo Jesus. Magsisi ka at manampalataya ngayon at hindi bukas. Tayo po'y manalangin. Manamin, marami po salamat sa iyong biyaya na magpakita ito ng pag-ibig sa amin na sinugo mo ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Ang kalawang persona sa Trinidad na Diyos, nagpakumbaba siya, pinanganak bilang sanggol na tao, namatay bilang tao. Pagkatapos ng tatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. At ngayon ay naupo sa kanang trono ninyo, aming amang. Salamat dahil sa iyong biyaya, kami ay naligtas. Salamat dahil aming pong naririnig ang katotohanan ng iyong salita. Ang dalangin po namin na huwag mong hayaan na maging matigas sa aming mga puso, bagkus ito po ay magpasakop sa iyong salita. Magpakumbaba kami, Panginoon. Makita namin na napakahalaga na kilalanin ka at ang iyong anak na si Kristo Jesus nang naaayon sa iyong salita. Hindi lamang sa konsepto ng tao, hindi lamang sa dunong ng tao, hindi lamang sa mga bagay na aming na komportable sa aming mga pananampalataya. Ngunit Panginoon, sa katotohanan, gano'n man ito kahirap tanggapin, gano'n man ito kabigat sa amin, Panginoon, dulutin mo na mayakap namin ito at panampalatayanan. Salamat o Diyos sa iyong biyaya at habag, patuloy kang iwalhatiin sambahin. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.